Okay, magandang umaga po sa inyong lahat, my dear brothers and sisters in Christ. Dagdag po tayo sa Straight Talk Live. At meron po tayo interview ngayon, isa sa preachers ng Batangas. Narito po siya, siya po'y aking isang kamag-anak. Sapagkat siya po'y Austria, okay, ako na may Amerika. Ito po si Brother Benedict, Austria. Kumusta na Brother Benedict? Ayos na po siya, pinagpalang umaga po sa lahat. Oo, dito po ito sa Straight Talk Live. Yan, kumusta ang iyong paglilingkod sa Diyos? Ayos naman po sir, salamat sa Panginoon sa isang malaking pribilehyo na kahit hindi tayo karapatan, binigyan tayo ng malaking pribilehyo ng Diyos upang mapaglilingkuran siya. At mayroon man tayong mga sakripisyo sa paglilingkod, pero nandun yung sarap na pakiramdam na tayo ay pakinabang sa kaluwalhatian ng pangalan ng Panginoon. May ilang years ka nang naglilingkod sa Panginoon? Bali, mga 20 years na sir. 20 pero years? Sa preaching course sir, mga 16 years na sir. 16 years? Batangas. Kumusta naman ang iyong mga experience dito sa paglilingkod sa almost 20 years na paglilingkod? Okay naman sir. Minsan siyempre, minsan mahirap, pero maluwan, pero napakasarap sir ang paglilingkod sa Panginoon. Talagang sabi nga, ito ng pinakamaganda nangyari sa buhay. Yes. What can you say about faith? Pananampalataya? Ang faith, sir, yun, sa mga na-experience natin sa paglilingkod, nahuhubog tayo ng Panginoon, pinagtitibay tayo. At doon nga po, makikita natin yung pananampalataya ang magdadala sa atin para lalong makilala natin ang Panginoon at mapaglingkuran natin siya ng buong buhay, sir. With regards to your family, sa paglilingkod mo, kumusta naman ang iyong family? Napakaganda, sir, na patutuo. Tulad na ako nga, sir, nung bigay natin ang buhay natin, dito ng panahon natin, bago yung wife ko, wala na mga trabaho. Pero sir, nakaraang graduation ng college, nakapag-graduate siya ako rin ng isang anak sir sa akin. Cum laude pa sir. Cum laude. Ilan ba yung anak mo? Lima sir. Lima. Isa na ang nakagraduate ng cum laude pa at siya yung teacher. So, ay, kumusta naman yung mga anak po? Anong kanyang kanilang pinagkakabalahan mo? Ano naman sir, na lahat sila na aral. Nag-aaral. Graduate ko sir, nagtuturo na po siya. Mm-hmm. How about friends? Kung mga kaibigan ang pag-uusapan natin, kumusta naman ang iyong mga kaibigan? Okay naman sir, yung kaibigan natin, nandun yung suporta nila sa aking paglilingkod. At marami tayong naging kaibigan, lalo sa kapatiran. Yes. Meron mang nawala, sir, na kaibigan, dahil mga dati nating kaibigan. Oo. Pero pinalitan ni Yahweh ng mas marami. Oo. At doon, ibig sabihin, maganda yung katayuan natin sa mga kaibigan natin ngayon. Dahil may takot sila sa Panginoon. Yes. And we pray na silang mga kaibigan natin na nawala, matouch pa rin sila ni Lord. Madala natin, sir. At maibalik sila sa tamang paglilingkod sa Lord. Ano? How about your finances? Ano po? Siyempre, paglilingkod, sometimes broke tayo, ano? Pero how about your finances in times of crisis, like for example? Yes, sir. Financial nga po, sir. Siyempre, kung iisipin natin, baka mamumroblema lang talaga tayo, sir. Kasi una, ako nga, limang anak ko, lahat nag-aaral, kung titingnan mo, may biyaya tayong tinatanggap, pero kung isipin mo, hindi sasapat eh. Pero sa kabila ng mga bagay na yun, sir, may ginagawa ng pamamaraan ng Panginoon. Ang Diyos ay sapat sa kanyang pamamaraan para tayo hindi magkulang, sir. Kaya nakakatuwa, sir. Yung seconds na lang, na seconds. Na kailangan mo yung biyaya, darating mo. Dahil sabi nga ng Bible, sir, mula pagkabata natin, hanggang sa tumanda tayo, wala tayo na balita ang pinabayaan ng Diyos sa mga totoo taong kapatid. Basta't inuna natin ang Panginoon, di ba? Sabi naman ang Biblia yun, Matthew 6:33, di ba? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. The promise all the things shall be added. Yun idadagdag ng Panginoon. Kaya yun ang napakagandang secret para ma-maintain natin ang ating mga needs, ano? Finances, yan po ang napakalaga. Anahin muna ang paglingkuran ng Panginoon. How about your future? Ano ba naisip nyo ngayon sa iyong kinabukasan at ng iyong mga anak? Yun nga, the sir, future of your family, the future of yourself, di ba? Opo. Yun nga po, sir, yung aking pamilya, gusto ko makatapos natin yung mga anak ko. At yun, may extra income din kami, sir. Biyaya naman ng Panginoon yun, yung
yung isang kapatiran natin nagpagawa ng bahay para sa amin doon sa kanyang lupa, doon sa Pascual. Yun, meron siyang in-offer sa amin na mag-alaga kami ng baboy, sir. Ay, praise kaya the Lord. Nakapag-alaga kami ng baboy, at least meron kami extra income para doon sa mga future na ayun. At least, meron tayong masasabi sa pagdating ng panahon. Tsaka yung time natin, hindi masasayang Kasi sometimes, siyempre, yung atin namang mga outreaches, ay minsan, madalas yan ay sa gabi o sa hapon, pero yung other time natin, ay nagagamit natin sa ibang pamamaraan. Yun po ang napakalaga. At hindi naman bawal o masama na tayo ay mayroong mga extra activities, extra income. Yan ay ginawa ni St. Paul. Kaya nga, sir, kayo ay doon Rex America na ngayon. Kaya sinasabi yan ng Biblia, no? How can you say God bless you kung wala naman tayong di ba? Saka doon makikita nga, sabi nga ng banal na kasulatan ay gusto ng Diyos na tayo pagpalain para tayo may magamit sa pagkakawang gawa. Amen. Yan po ang napakahalaga. So, baka mayroon kang nais iparating sa milyon-milyon nating viewers ngayon. Yeah. Ang akin lang po masasabi ay hindi po tayo nagkamali ng piliin natin ang paglilingkod sapagkat ito yung po yung pinakamaganda na buhay natin. Meron tayong Diyos sa ating buhay. At maniwala po tayo, maging determinado lang tayo, confident tayo sa ating paglilingkod. Ang Diyos natin pinaglilingkod ay Diyos na tapat at makatarungan. Sabi nga ng unang Corinto chapter 1558, huwag tayong matakot, huwag tayong matinag, magpakasipag tayo sa gawain ito at walang nasasayang sa ating pagpapatuloy. Yun lang po mga sabi ko sa inyo, tuloy-tuloy lang ang Diyos ay lang sa ating buhay. So yan po ang ating kapatid, isa sa servant of God and preacher sa Batangas, si Brother Benedict Austria. Brother Benedict Austria, mga kaibigan. So, kaya kami po yung magpinsang buo nito. Ako po Amerika, siya Austria. Nalaman niyo po, di po ba? So yun po ang napakahalaga, no? Amen. Tayo pong lahat ay tinatawag ng Panginoon. The greatest move of God, yung pinakamatinding great invitation of the Lord. Sabi ng Panginoon, come to me, all of you who are heavily laden and burdened, I will give you rest. Kapahingahan po ang dulot ng Panginoon at inaanyayahan tayo para tayo maglingkod sa Kanya. Paglingkuran ang Panginoon. At pag tayo naglingkod sa Panginoon, pangako niya, hindi niya tayo pababayaan. At sinabi niya, He will never leave us nor forsaken us. Yes. Kaya yun po ang napakahalaga sa ating paglilingkod, mga kapatid kay Kristo, sa ating milyon-milyong viewers ngayon. Amen. Ay ini-encourage namin po kayo na kayo po ay maglingkod sa Diyos, lalo na po sa ministeryong ito. This is El Shaddai Ministry. Yes. So, baka mayroon kang final message, Brother Benedict? Sige po. Your final message? Ang biyaya po ng Diyos sa atin ay hindi po mapuputol dahil yan ang pangako ng Panginoon. Hindi lamang yon sa financial at material, kung hindi, mas mainam yung katiyakan na tayo at ang ating pamilya ay nasa ilalim ng kaligtasan. Amen. Thank you, Brother Benedict. Thank you, and may thank God you, bless you. Amen. Amen. Okay, yan po si Brother Benedict Austriana, ating po na-interview ngayon dito po sa Straight Talk Live. At mula po rito sa Batangas City, sa Batangas, Lemery, Batangas, ito po si Brother Rex America reporting here in Channel of Blessing, Take Over Holy Spirit TV, the Channel of Blessing sa Straight Talk Live. God bless you and bye-bye. And please like, share, and please subscribe in this channel. Amen.